Hello, Boss Kira. Pati na din sa inyong mga listeners dito sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Jay. Avid listener niyo po ako. Mahigit isang taon na din. Gusto ko po ang mga kwentong ina-upload niyo, pati na ang pagnanarrate. Kaya naman naisip ko na sa inyo ikwento ang karanasan ko at ng parents ko sa bahay ng ninong ko. Ang karanasan kong ito ay nangyari way back 2015. Taga Maynila po ako at ang bahay naman ng ninong ko ay nasa Taytay, Rizal. Taong 2015 nung maitayo ang bahay ni Tito, meron itong tatlong palapag. Malawak ito at napakaganda ng disenyo. Itago na lang po natin si Ninong sa pangalang Helio. Yun po kasi ang madalas na itawag sa kanya. Pinabendisyonan niya yung kanyang bahay at inimbitahan niya kami sa araw ng bendisyon ng bahay niya. Doon nga ay nagsidatingan ang mga auntie namin, mga kaibigan at kakilala ni Ninong Helio. At hindi nagtagal ay dumating na rin ang pare na magbabasbas. So nagsimula ang house blessing. Umuusal ng dasal yung pare habang nagsasabay ng holy water sa bawat paligid ng bahay. Mula unang palapag hanggang sa third floor. At syempre, pagkatapos ng blessing ay nagkaroon ng kaunting salo-salo. Matapos yun, ay nagsiuwian na rin ng ibang kaibigan at kakilala ni Ninong. Ganun na din ang iba naming kamag-anak. And since medyo close ang pamilya namin kay Ninong, medyo nagtagal pa kami doon at nagkaroon pa ng kamustahan at mahabang pag-uusap. Habang nag-uusap sila mama at ang ninang ko, na itago na lang po natin sa pangalang Francine, ay napagdesisyonan ko na umakyat muna sa itaas ng kanilang bahay para makalanghap ng preskong hangin. Papaakyat ako noon sa second floor ng bahay nang may mahagip ako sa gilid ng paningin ko. Parang may nakita akong babaeng nakasuot ng puti. Mahaba ang buhok nito at mabilis lang yung pagdaan niya. Diretso sa pader, tapos ay biglang naglaho. Hindi ko ito masyadong pinansin kasi bata pa lang ako, bukas na ang third eye ko. Pero since pinagpapakitaan nga ako ng mga kaluluwa, ipinasara ito ng magulang ko sa isang albularyo. Kaya naman nung mga oras na yon, ay nagulat ako. Napatanong pa ako sa isip ko, bakit sa modernong bahay na to? Bakit meron akong nararamdaman? Nang matapos ang kamustahan nila, ay nag-decide sila na umuwi na kami. Tinawag nila ako at agad din naman akong bumaba. Habang pababa ako, meron na naman akong nakita. Isang bata na nasa edad 7 taong gulang. Payat ito na lalaki. Tumakbo siya sa may terrace. Sinundan ko ito agad. At nanlaki ang ulo ko sa pangingilabot. Dahil nung sundan ko nga ito, bigla naman itong nawala. Bumalik ang pangamba ko noon dahil inisip ko na kung multo nga yun, bakit klaro ko siyang nakikita? Bukas na ba ulit yung third eye ko? Nung makauwi kami sa bahay, akala ko ay okay na ang lahat. Inisip ko baka pagod lang yun. Pero hindi. Meron pa ding katanungan sa isip ko. Bakit parang napaglalaroan yata ako sa bahay nila Ninong? Dahil sa pangyayaring yun, nabuo ang kuryosidad sa utak ko. At parang gusto kong alamin kung sino ang mga dating nakatira doon bago pa man ito nilipatan nila Ninong. Makalipas po ang 4 na buwan, Boss Kira, napagdesisyonan ng parents ko at ng ninong ko na umuwi muna sa probinsya para makapagbakasyon na rin since 1 month vacation naman noon. Pero dahil nga bago ang bahay nila, walang magbabantay doon. Dito ay nakakita ako ng oportunidad. Nagpresenta ako na magpapaiwan na lang ako at ako na lang ang magbabantay ng bahay nila Tito. Tutal, nung nakaraang taon naman ay nakauwi ako ng probinsya. At pumayag naman silang lahat.
Nung makaalis sila, at ako na nga lang mag-isa sa bahay nila Ninong, syempre naglinis-linis din ako. Pagkatapos ay nanood ako ng TV. Habang nanonood ako sa sala nila, biglang umandar yung laruang sasakyan ng pinsan ko na nakadisplay sa may gilid ng kabinet. Napakamot ako noon at nagtaka. Kasi paanong aandar yun? Eh sira yung isang gulong noon. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mahinang boses na parang bumubulong sa tenga ko. Sabi niya, boses yon ng babae. Malalim at sobrang nakakapangilabot yung boses nito. Nanlaki yung ulo ko noon at napapaihi na ako sa takot. Kaya naman kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto ng pinsan ko. Ang tagal kong nagstay doon, cellphone lang ako ng cellphone. Hanggang sa hindi ko namalayan, alas 7 na pala ng gabi. So lumabas ako ng kwarto. Pumunta ako ng sala para kumain. Pagkatapos kong maghugas ng plato, bumalik na ulit ako sa kwarto ng pinsan ko. Habang nanonood ako ng movie sa tablet, biglang may tumunog na parang alarm sa kwarto. Ito pala yung ikinabit nila Ninang sa loob ng kwarto ng pinsan ko. Para pagkailangan ng gisingin yung pinsan ko, ay pipindutin lang nila yung switch sa labas at tutunog na nga yung alarm sa loob ng kwarto. Take note po, ang pindutan po nito ay nasa labas ng kwarto. Tatlong beses na tumunog yun. Ang kaso, paano namang tutunog yun? Eh ako lang naman mag-isa sa bahay. So sinong pipindut nito sa labas ng kwarto? Dala ng kuryosidad ko, sumilip ako sa ilalim ng pintuan. Dahan-dahan, at doon ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May nakita akong paa. Paa ito ng babae, nakaharap sa may pinto at may gumagapang na dugo sa hita niya, pababa sa binti hanggang sa paa niya. Doon ay napagtanto ko. Mukhang tama nga ang hinala ko. Muling nagbukas ang third eye ko. Dahil klarong-klaro kong nakikita ang multong ito. Dahil dun, wala naman na akong choice. Tiniis ko na lang ang ilang araw ko sa bahay ni Tito. Total, ginusto ko naman yun. Hanggang sa makabalik na nga sila mula sa probinsya. At dumating na nga ang araw na pinakihihintay ko. Nakauwi na sila. Pero syempre, hindi ko muna sinabi sa kanila yung naranasan ko sa bahay nila. Tinanong ko lang sila kung sinong nagbenta sa kanila nito. Ang sabi ni Ninong, binenta lang daw ito sa kanila dahil titira na daw sa probinsya yung dating may-ari. Matapos po nun, since may trabaho na nga ako, kada Pasko at bagong taon na lang akong nakakabisita sa bahay nila Ninong. Minsan tinatanong ko yung pinsan ko kung wala ba siyang kakaibang nararamdaman sa bahay nila. Sabi niya, meron daw. Pero nagpaparamdam lang naman at wala naman daw silang nakikita. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Boss Kira. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko na maibahagi sa channel mo. Kapag may free time po ulit ako, ibabahagi ko pa yung isa ko pang karanasan na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko. Stay safe po and more power sa inyo.
Good day po, Sir Kira. Bago lang po akong tagapakinig sa channel nyo. Mga isang linggo pa lang po siguro. Pasensya na po kayo sa mga mali-maling words ko. Kasi hindi naman ako masyadong maalam mag-Tagalog. Hindi rin naman po masyadong nakakatakot ito. Pero sana po ay makapagbigay aliw pa rin kung sakali man pong mapapabilang ito sa mga videos nyo. Simulan na po natin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Febby. Ang storya pong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang classroom sa dati kong paaralan noong ako ay nasa junior high school pa lamang. Marami kasing nagsasabi na haunted daw ang building na ito. Lalo na yung classroom ng grade 10 ng special science class. Meron daw po kasing lalaking naninirahan doon sa gusali. Multo, demonyo, lamang lupa o kung anuman. Hindi po nila sigurado. Kaya nga daw po nilagyan nila ng grills yung mga bintana. Kasi meron daw sinasapian doon at nagtatangkang magpakamatay. Tapos yung mga dating senior highs doon sa school na yon, naka-experience din ng paranormal. Uwian na raw noon. Wala na raw masyadong tao sa school kasi nga dismiss na ang mga klase. As in, uwian na talaga. Naiwan lang daw sila noon kasi may gagawin silang project. Dala nila ang laptop at ang ibang mga gamit nila. Lumabas sila saglit noon kasi may bibilhin sila. Naiwan nilang bukas yung laptop, pero nasa loob naman ng classroom kaya hindi sila nag-aalalang mawala ito. Pero pagbalik daw nila, naabutan nga daw nila na nakabukas yung laptop at may naglalaro na daw ng feeding frenzy. As in, ongoing pa daw yung game. Gumagalaw pa at humahabol pa ng mga isda. Bukod dun, halos lahat naman daw ng pagpaparamdam ay puro paggalaw lang ng mga gamit at paggawa ng ingay ang madalas na nararanasan nila. May mga upuan daw na bigla na lang gumagalaw. May mga pagkatok sa likod ng blackboard na hindi naman masasabing nanggagaling ito sa kabilang klase. Kasi madalas daw na nangyayari yun ay sa huling klase na at wala nang nagkaklase sa mga katabing kwarto. Pero yung naranasan ko kasi, may nagpakita talaga sa akin. So ito na nga, Sunday yun. Pumunta kami sa school kasi mag-aayos kami ng stage para sa flag ceremony kinabukasan. Alas 11 na ng umaga nung matapos kami at nauna na kami ng kaibigan ko na umuwi sa iba. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko maialis yung tingin ko sa classroom namin. Nasa second floor kasi ito, kaya kitang kita ko talaga. Hindi naman kami malayo sa building, kaya naman sigurado akong hindi ako na malikmata lang. Paglabas kasi namin sa may hallway, napatingin ako sa classroom namin. Tapos, may nakita akong lalaking tumakbo sa loob ng classroom namin, papunta sa blackboard, at nawala na lang bigla habang ikinakaway niya pa yung dalawang braso niya. Kitang-kita ko talaga yun. Pinatigil ko pa nga yung kaibigan ko nun at tinanong ko siya kung nakita niya ba yung nakita ko. Sabi ko, "Nakita mo yun? May tao sa classroom natin. May nakita akong lalaking tumatakbo." Sabi niya, "Ha? Wala naman ah. Andun pa sila lahat sa stage oh." Na totoo naman, nandoon nga silang lahat sa stage. Sabi pa nung isa naming kaklase, imposible daw yun. Kasi siya pa daw mismo ang naglak ng pinto ng classroom namin. Kaya paano daw na may makakapasok doon? Makalipas ang ilang araw, maaga akong nakarating sa school noon. Tatlo pa lang kaming naroon. Hindi naman ako inaantok, pero para makapagpalipas ng oras, naisipan kong matulog muna. Mga 5 minuto pa lang ang nakakalipas, parang may naramdaman ako na may malamig na lumalapit sa kamay ko. Idinilat ko yung mata ko para makita kung sino ito o kung ano yun. Baka kasi pinagtitripan lang ako ng mga kaklase ko. Kaso pag dilat ko,
Wala namang tao o walang kung sinong malapit sa akin. Yung dalawang kasama ko, malayo sa akin at nagse-cellphone lang sila. Binaliwala ko na lang muna ito at sinubukang bumalik sa pagtulog. Pero makalipas lang ang ilang minuto, biglang may tumawa sa tenga ko. Ang sakit sa tenga kasi ang lapit nito at napakalakas. Kaya naman tumayo ako bigla kasi medyo nainis ako. Kaso pagtayo ko, wala namang tao sa tabi ko. Hindi ko alam kung babae ba o lalaki yung tumawa. High pitch kasi. Sinubukan ko ulit baliwalain. Balik lang ulit sa pagtulog. Kaso naulit-ulit. Kaya tumayo na lang ako nun at umupo na lang malapit sa bintana. Pero ilang segundo pa lang ang itinatagal ko ron. Biglang may 25 sentimos na umikot sa kabilang mesa at dumaan ito sa akin. Nakita rin yun ng classmate ko. Ang tagal ng pag-ikot niya. Hindi ko nga rin alam pero imbis na matakot, natuwa lang kaming dalawa. Napasabi pa kami ng baskog. Isang katagana ang ibig sabihin sa Tagalog ay malupit. Magandang umaga, hapon o gabi, Sir Kira. Ako po si Don, silent listener nyo po simula nung nag-quarantine last year. Ikukwento ko lang po yung na-experience ko nung bata pa po kami nung mga pinsan ko. Bale, 9 years old pa lang po kami nun nung mangyari ito sa amin. So eto na nga po. Gabi po nun, nasa sala po kami ng pinsan ko kasama yung mama ko at yung tito namin. Yung sala po namin ay katabi lang ng dining. So kapag pumupunta kami sa kusina, sa gilid nito ay may hallway na hindi naman gaanong mahaba. Sa hallway po na yon ay may tatlong kwarto. At kapag dumadaan ka sa hallway na yon, unang madadaanan mo ay yung CR. Isang kwarto, tapos yung pinakadulo ay kwarto ulit. Yung pinakadulong kwarto ay kwarto namin nila mama. So eto na nga po. Nanonood po kami noon ng walang hanggan, yung teleserye ni Coco Martin at Julia Montes. Sa kalagitnaan ng panonood namin, biglang nagpasama sa akin yung pinsan ko kasi naiihi daw siya at natatakot daw siyang pumunta sa CR na mag-isa. E di yun na nga, sinamahan ko siya. So tumuyo na kami at pumunta kami sa CR. Nung malapit na kami sa hallway papuntang CR, natigilan po ako kasi sa may hallway may nakita akong babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok niya na hanggang bewang, tapos hindi ko maaninag yung mukha niya. Sobrang labo po nung mukha niya. Ingihi na po nun yung pinsan ko, pero hindi ko magawang magalaw yung dalawa kong paa. Nung mga sandaling yun ay gustong gusto kong makita yung mukha niya, kaya naman tinitigan ko siya na parang nakikipagpaligsahan pa sa pagtitig. Baka sakaling maging malinaw yung pagmumukha niya. Kaso hindi eh. Dahil habang tumatagal, napupuno lang ng luha yung mata ko dahil sa pagtitig ko sa kanya. Kaso pagkurap ko, bigla na lang siyang nawala. Nung nawala yung babae, doon na lang ako nakaramdam ng sobrang takot. Bumalik na lang ako sa sala kung nasaan si na mama. Sabi ko sa pinsan ko, kay tito na lang siya magpasama. Yun lang po, Sir Kira. Maiksi lang pero sobrang nakakapangilabot pa rin ito kapag naaalala ko. Sa susunod na lang po ulit yung iba ko pang kwento. Mga kwentong nagpatindig ng balahibo sa akin. Marami pa po akong kwento, pero ito na lang po muna. Dahil ito rin po yung unang karanasan ko sa mga ganitong kababalaghan.